Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon, aalamin natin kung ano ang pangungusap at ang dalawang ayos nito. Handa na ba kayo? Let's go! Tinatawag na pangungusap ang isang salita o pangkat ng mga salita na nagbibigay ng buong ideya o kaisipan. So, nagbibigay ng buong ideya o kaisipan. Halimbawa, una, ako ay masaya ngayon. Sino ang masaya ngayon? Ako ay masaya ngayon. Pangalawang halimbawa, si Jem at Kim ay pumunta sa simbahan. Okay. At tandaan din ito. Ang pangungusap ay nagsisimula sa malaking titik. Malaking titik. At ito ay nagtatapos sa tuldok. Pwede din namang tandang padamdam or tandang pananaw. Okay, now, parirala naman ang tawag or parirala naman kung hindi buo ang isinasaad ng kaisipan. Halimbawa, una, si Jem at Kim. So, anong meron kay Jem at Kim? O, diba? Hindi buo ang kaisipan. Yan ay parirala. Ikalawang halimbawa, pumunta sa simbahan. Sino ang pumunta sa simbahan? Ano ang meron? Diba? Hindi kumpleto. Yan ay tawag sa parirala. Ang parirala naman ay walang bantas sa huling parte. Walang tuldok, wala ding tuldok. Ang parirala din ay pwede magsimula sa maliit na letra. Hindi katulad ng pangungusap, malaking letra at may banta sa huli. Dalawang ayos ng pangungusap. Merong dalawang ayos ang pangungusap. Ito ay ang karaniwang ayos at di-karaniwang ayos. So, ano ang kaibahan ng dalawa? Ang karaniwang ayos or karaniwan, ito ay ayos ng pangungusap na nauuna ang Panaguri at sinundan ng Simuno. Aha! So, heto. Saan ba ang Simuno? Si Maria. At saan naman ang Panaguri? Madasaling bata. Okay. Ikalawang halimbawa. Mapagmahal ang Panginoon. Okay, so ang Simuno dito ay ang Panginoon at ang Panaguri naman ay mapagmahal. So, balikan natin, ano nga ba ang Simuno? Ang Simuno ang siyang pinag-uusapan. Ang Panaguri naman ang siyang nagsasaad kung ano ang Simuno. In English, Simuno is subject and Panaguri is predicate. Again, Simuno, subject, Panaguri, predicate. Alright, that's already a review. Ang ikalawang ayos ay tinatawag na di-karaniwang ayos. Di-karaniwan, ito ay ayos ng pangungusap na nauuna ang Simuno at sinundan ng Panaguri. Ito ay may panandang ay. Tignan niyo to. Si Maria ay madasaling bata. Ang Panginoon ay mapagmahal. Ah, alright, madali lang nating
malalaman na di-karaniwang ayos ang pangungusap ng dahil sa salitang I. Okay, kapag may I na salita, yan ay di-karaniwang ayos na pangungusap. Si Maria ay madasaling bata. Ang Panginoon ay mapagmahal. Tignan natin ulit ang karaniwang ayos. Sa di-karaniwang ayos, ito ay si Maria ay madasaling bata. Sa karaniwang ayos, magiging madasaling bata si Maria. Again, karaniwang ayos, madasaling bata si Maria, at di-karaniwang ayos, si Maria ay madasaling bata. How about ang ikalawang halimbawa? Sa di-karaniwang ayos, ang Panginoon ay mapagmahal. Karaniwang ayos, mapagmahal ang Panginoon. Walang ay dito sa karaniwang. Walang ay. Paalala para sa iyo. Anumang ayos ng pangungusap ang gagamitin mo, ang mahalaga ay ang iyong pagsasalita ay naglalaman ng magagandang impormasyon or magagandang aral, yung bang nakapagpapasaya ng iba. Maraming salamat!